So I want you to meet Mr. Erickson Perlas, the GM of Solarize. So he will tell us more about the Solarize on how he customized the solar system here in my house. And the benefit that we will get na pag meron kayong naka-solar system sa bahay nyo. So everyone, meet the GM of Solarize, Mr. Erickson Perlas. Hi guys, so ayan. So si Mr. Erickson ay kaibigan ng brother ko, tama di ba? Yes. So si Boss Jojo, direkomend niya sa akin. Then I went to their company background. Siyempre before we hire anybody to do work for us, you do a background check. Apparently napakagaling. So hindi na ako maka back out, nakita ko all the companies na ginawaan nila ng solar system. So flattering naman yan. Hindi kasi, diba? I'll be honest, I'm straightforward. Right. You have to know kung ano yung kukunin mo. Especially, hindi po mura ang solar system. Correct. Sa bahay. That's true. So you want, kasi yung quality. Tama. You want the maintenance. Peace of mind. Yung warranty. Saka para pag nakaproblema, hindi ko mag-iisip. Correct. So, andun yung ano ko eh. Siyempre, nung plano, pinaplano ko pa lang itong bahay, gusto ko na talaga magkaroon ng solar system. I mean, kaya nung nag-usap tayo, hindi pa ito ganito itsura na itong bahay, di ba? Wala pa, dito pa lang. Nasa baba pa lang, as in kagulo pa nun ha. Hindi mo ma-imagine kung saan mo ilalagay yung solar system. So, pakikita ko sa inyo kung gano'ng kabilis din nila kinabit yung solar system. Like, in one day, natapos nila, actually, less than a day. Yes, because we have to make sure na talagang satisfied siya. And I know you're a busy person, so we don't want to take much of your time. Kaya ganun ang plan namin, talagang one day see, lang. See, in less than 12 hours, nakabit nila yung buong panel. And you use how many panels? 10 panels. 10 panels. So, that's total of 5,500 watts, so 5.5 kilowatts. Okay. See, imagine nyo yung gano'ng kalaki yung makukonsume yung electric with the solar panel. Especially yung nilagay niya sa akin. Right. So, ayan. Important also kasi you ask them to customize on what you need and how you use your electric in the house. Right. Siyempre naman, like, tropical country ng Pilipinas, mainit siya the whole day na lang, di ba? Right. So, ako yung tipong, minsan ayoko talaga na mainit. Right. Ayoko na mainit pag nandito ako sa ano. Pero that's pag good. Nasa beach ako, okay lang naman eh. Oh, tama. Pero siyempre gusto ko sa bahay ko, eh, malamig the whole time. Sabing 24/7, hindi ako magkapatay ng aircon. And that's the value ng solar. Kasi solar works during daytime, right? Yeah. And normally, talagang mainit kapag lalo na pag summertime or ganitong mga panahon. Yes. Especially with the climate changes, ano? Yes. So talagang yung aircon is almost always a necessity na. Exactly. Hindi na siya halos luxury. Yes, hindi. Sa bahay, ganito. Obviously, you want comfort and convenience. So aircon comes in very handy. Yes. And to address naman syempre yung impact niya sa bill, that's where solar comes in. So almost libre ang daytime usage mo ng aircon. And not only that, di ba? So almost libre na yung gamit mo ng aircon 24/7. Right. Plus, pag may extra ka pang mga solar, solar, pwede mong ibalik. Pwede mong ibalik. So ngayon, kikita ka pa. No. No, hindi na ako ng pera. I mean, yung electric wise, right. Can you explain the viewers yung benefit nila when they install the solar system, panels. The solar panel, and ano yung return sa kanila? Correct. So one way, yung binabanggit, just to continue on what you were saying earlier, ang program na yun is called net metering. Ano? So Meralco allows for export, meaning they will give you rebates, rebates. For every kilowatt hour na binenta or in export. Yes. Actually, it's a correct term. It's, yun nga lang, they don't give you kumita ka sa rebate, ayan, nanakulik ko. So every month, ibabawas yun. So imagine, kung ikaw, being a busy person, isang solar mo kasi, it's like a workhorse. Tuwing umagan, magtatrabaho yan. Kahit na may gumagamit or wala. Exactly. So, in those days na walang tao sa bahay, walang gumagamit, so what happens to yung solar mo, no? So, yung production, para hindi sayang, you sell it off sa Meralco para you have rebates. Yes. End of the month. So, some clients are actually able to zero down their bill just by doing so. Yeah. So, without even installing batteries, ano? So, pwede ka mag-zero kasi nga,
sila naman mas madalas wala sa bahay. Oo. Or sa gabi lang. Oo. Sa akin, syempre, talagang sa akin, yung talaga yung mind mo, hindi ka masa-stress. Correct. Na parang, shit, magkano kaya yung bills ko this month? That's true. So because it's a lot of money na binabayad dati sa kuryente natin. Tama eh. And putting the solar system, solar panel in your house, saves you for a longer time. Hindi lang po siya yung, one yes, oo, hindi lang siya one time eh. Kasi like, yung warranty nyo, gano'ng katagal right. yung warranty nyo? Solar panel system is has a design life ng 40 years, ano? 40 so, years? 25 years, 85% pa ang ipuproduce nyan. So imagine, it will basically outlive 40 yung roof. Years? Yung roof mo, papalitan mo yung roof. Papalitan mo yung roof mo, pero yung solar will still generate see? At least 85%. 85%, so, tapos yung rebate mo pa sa kuryente. Correct. So ilang percent yun na babawas yun yes. sa... So in perspective, for example, ang kuryente mo 15,000. Oh, so tas nag-install ka ng ganito, you'll probably generate up to 7,000, 8,000 savings on with the 5.5 kilowatt. Oh. So 7,000 on the average. Well, i-divide so mo times mo na ng 40 years. So that's half. So kaya in return talaga ng solar. Yeah, it's an investment. It's a very good investment. For 5 years na. 5, see? So ma'am, ROI ka na in 5 years. Kasi dahil sa mga yung na-half yung kuryente mo. Then yung rebates. Diba? Plus, you get to reap the benefits pa 5 years onward. So, up to 25 years. Sabi ko nga kanina, yung solar panel will most likely outlive yung roof. Yes. Kasi 20 years, normally ang roof, you replace every 20 years. Pero ang solar mo... 5 years nga lang, nagkakaproblema ka na eh. So, actually, that's the added value ng Protects. Solar panels. Kasi... Since siya ang nasa ibabaw, ano, yung roof mo is actually protected. Uh-oh. Kasi yung it doesn't have direct radiation impact from the sun. So, kaya na po prolong pa yung life ng roof. In other cases, it actually brings down yung temperature mo dun sa immediately below ng roof. Kasi nga, na-absorb na ng solar panels. Yung init. So, you don't have to spend a lot of air conditioning. Yes. Ayan, so, diba? Isa sa mga added values. Yeah, the added value na yan. And then, sa akin pa, yung pinagkabitan ko ng akin ng solar panel ko gym is yung sa gym ko. Nice. So, yeah, hindi mo na... Gym. Tapos, syempre, ano lang yan eh, yung, kumbaga eh, protection na yan doon, right. Hindi ko maririnig yung baksak ng ulan. No, because yung dorm na bubong, pagbaksak ng ulan, tugudugudugudug, yung talagang, wow, may gero sa bubong. Yun ang pagganyan. So, pero yung... Pag nag-avail sila sa inyo ng solar panel, so yung maintenance yan, kayo na din. Yes. Normally, when we do the installations, we provide yung free annual service maintenance. And aside from that, we also enroll this under an insurance company. Mm-hmm. So kasi yung product warranty only protects your investment kapag may product defect, right? Mm-hmm. But let's say merong acts of nature, like bagyo, tinamaan ng biglat, or binato, whatever, nasira. So that can be covered under warranty. So that's another value add service that we offer. Hindi ka mag-worry to our clients, ano? Na may calamity nangyari. Yeah. Kasi you'll never know, right? You never know. Parang totoo. Especially with the weather here in the Philippines. Let's say binagyo. Although we assure na rated siya for let's say 250 kilometers per hour. But you know, in remote instance or cases I don't know, binagyo, lahat buong mo nilipat. Huwag naman sana tamaan ng kidlat, di ba? Tinamaan ng kidlat, di ba? Obviously. Yeah. But you know, those are the things that peace of mind. Yeah. So meron kang peace of mind. Okay, kasi sila lang bahala sa maintenance mo doon. So yung warranty at maintenance mo, sagot na nila yon. Right. Okay, so you want to tell them also kung how much would it cost them? Like, estimate lang for, let's say, a small house. Like, sa akin, maliit lang naman yung bahay ko. Maliit ba ito? Maliit but lang ito. Ang usually cost ng solar is anywhere between 200,000 to as high as 600,000. Yes. So, very scalable naman ng solar. And by that, I mean, you can always start small and add yes. gradually. Uh-oh. Uh-oh. You know? So when so kailangan budget mag-upgrade. Or need arises. Yes. Yes. Uh-oh. And it's upgradable. So yung technology niya is always flexible. Thing. For example, the one we installed at your place, it's actually a battery-ready system. So anytime you want to install a battery, you can just plug and play battery. And you have an instant. Parang genset, UPS. Mm-hmm. No? So that will enable you to run yung mga essential loads mo like maybe an aircon or all your lightings and outlets for charging during brownout. So that's very handy. So hindi pa lang ngayon kasi batteries, although it's a really good technology, it's a nice thing to have,
But meron pa kasing cost implication yan. But over time, it will go down. Then, at least, you have the technology installed na ready. Anytime, pwede mong mag-decide or yeah. budget ka or may need ka na talaga. Yes. Then just go for battery installation. I have a stupid question. Hindi ko alam ha. No, alam mo naman. Nothing stupid. Just, you know. No, no, kasi di ba, syempre, naka-solar panel na ako. Di ba, yabang ka-solarized. Actually, hindi. Yeah. Ito ba, solarized, pwedeng nakawin ng kapitbahay mo? Well, yung, for example, yung solar system mo, yung kuryente mo, pwede ba sila makabit? No, kasi okay. ito ay direct ang nakakonect in reality kay sa Meralco, dun sa metro. So, kaya ni-require din yung ni Meralco actually. Yes. Mag-connect tayo doon, it has to be exposed. Direct sa iya kanila. Makikita nila yun. Makikita so, nila. Hindi siya yung basta-basta... Pwedeng nakawin. Kasi nakawin. Alam mo, marami mga, ang tawag mo doon, yung for, jumper. That's for sure. Meron pa rin mga cases na ganun. But so far, sa solar kasi wala pa na ganun. Dahil may separate siya ng metro kay Meralco. So, there. That's one thing. Another security that you have, right. Hindi na kayo madyajumper ang mga kapitbahay nyo. Unless talagang pasaway, ano? At alam siya naman, eh, well, you know, but, again, but never usually, know. Yes, but usually, diba? This is... And I hope it won't happen to you. So, yun doon yung safety ng mind mo na parang, kasi alam mo, like, kami ha, dati nakita namin, bakit ang taas ng kuryente namin? Eh, wala naman kaming... Oo, yung pala, may mga naka-jumper sa amin. O meron din naman, naka-jumper direct sa Meralco. That happens. Yeah, so, bawal po yun. Huwag po nating gawin yun. Masama po yun. Hindi po siya magandang ugali. Tama. At example sa mga bata. Ituruan po natin ng tama sila. Tsaka eventually, ang solar will probably become more and more accessible for everybody. Mm-hmm. So, maganda siyang alternative to really lower down your bill. Kung wala kang kuryente sa bahay, that's also a good alternative. Yeah. Maglagay ka ng solar. Yes. So, magiging super affordable na siya for everybody in the next few years. So, that's the trend. Okay, so ayan ha, you heard it from him directly. Hindi po to ano, hindi po ako nagsisinungaling. As in talagang malaki yung in-expect kong benefits na makukuha ko dito at masisave ko. Sir, so you want to tell them how do they get in touch with you? All right, your so, social media so and you can, contact number. You can find us over Instagram or Facebook. Just, you know, search for Solarize Inc. or Solarize Incorporated. Or you can also just search in Solarmen. There. Basically, we pride ourselves to be Solarmen or like what they call this, enthusiasts and also professionals, solar professionals. So... feel free to drop a message or call us on one of our social media accounts. Yeah. Okay. Looking forward to meeting you there. Okay, so now, samahan nyo kami ni Sir Eric. Aakyat tayo. Papakita namin sa iyo yung installation nila. Right. Para makita nyo kung gaano kalinis. As right. in, ako nagulit ako. Wow, wow. Parang nahiya naman ako doon. Kasi sobrang, ang ganda eh. As in, sabi ko, wow, in less than 12 hours, tapos na. Tapos, ang ganda, ang linis. Actually, SWAT team namin nagpunta. We like send in like 2 engineers. Like, most of our projects for residential, kasi medyo picky ang mga residential clients. Yes. Yeah. So, we always make sure na meron kaming 2 teams. Saka pag mga villages, di ba may mga requirement? Yeah, definitely. So, that's another thing. No? If you live in the villages or subdivision, usually meron sila mga requirements yes. from them right. na kailangan nila ipasa. Right. Yun ang hindi ko gusto nga sa, kaya hindi ako nakatira sa village or subdivision. Ayoko po, pasaway here, po ako sa mga rules. Freely. Oo, yun ako eh. Even in my condo. So tara, samahan na kami, akit tayo sa rooftop para makita nyo kung ano yung installation na ginawa nila. Let's go. Pakita muna natin sa kanila dito yung solar inverter. Inverter nila. Solar inverter nila. Natin. So right now, it's running naman na. Yes. From yesterday. Yeah. So does it mean etong tumatakbong kuryente sa akin is from the solar already? Right. Actually, a portion of that, lalo ngayon, di ba, naulan na siya. So, yes. Ang misnomer ng karamihan, pag naulan or pag ano, wala nang, hindi nagagana. But actually, oh, it doesn't take yung direct sunlight. Irradiation ang tawag natin doon. So, ayan, even with rainy conditions, it still produces. Day one pala, nakakabudol na ako ng kuryente. Actually, that's typical sa mga bahay, ano? Yeah. Minimum na savings mo is like 25% to 35%. Oo. So, imagine. Lalo na kung malakas ka sa aircon sa umaga, halos libre yung aircon mo. In some cases, ang average is like 40% savings ka agad. Pag heavy user ka ng kuryente sa umaga. Oh, wow. Kasi instead of getting from Meralco, that's directly coming from the sun. Pakabit na kayo ng solar sa Solarize.
solar panel sa solarize. Let's go. Okay tayo. Ito yung gym ko. So yung ginagas ko kuryente sa pag-welding nila. Galing na ng solar yan? Galing na ng solar yan. So hindi ko na siya ano. Ang kagandahan din ng technology now is obviously pag meron ka ng wifi dito accessible doon, you can basically monitor yung solar harvest mo in relation to how much you're consuming from Meralco, real time. So makikita mo na yon kasi meron na siyang mga monitoring app. There you have it. Now, alam nyo na kung anong benefits sa inyo ng solar panel. So, get solarized. Yes. Okay? I encourage you to explore and consider yung solar as your next long-term investment. Yes. So, thank you everyone for watching. I hope you enjoy another episode on here at Jay Moniz channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you guys next week. Bye. Bye. Thank you. Thanks, sir. Thank you again. Thank you, sir.